Uy, may tuturo pala ako sa inyo na isang bagay na simple lamang siya, pero alam nyo guys, ayaw ng mga manufacturer na malaman nyo to at matutunan nyo to. Pero sa video na to ay tuturo ko lang sa inyo ng libre. Itong video na to guys ay para sa mga hindi masyadong marunong sa electronics. Napakasimple, kahit wala kang background masyado sa electronics, madali mo to maintindihan, madali mo tong masundan. Kung minsan kasi itong tutorial na to ay nakakatamad ituro ko minsan kasi napakasimple masyado. Sa mga experts sa electronics, napaka-boring na to. Alam nyo guys, imbis na pambili nyo ng bago, konting buting-ting lang, pangkape at tinapay mo na lang. So ito guys, alam ko marami sa inyo ganito, pati sa akin. Ayan. Pero alam nyo guys, hindi ako masyadong bumibili ng ganito kasi nire-recycle ko siya. Yung sinasabi nilang throwaway or disposable, hindi guys, nare-repair po yan. Magkano lang naman yan, one dilasag. Kumisan kasi yung pride natin, kumisan, oh sira na yan, magkano lang, bili ka na lang, yung maraming pera. Yan. Alam nyo guys, hindi ako masyadong bumibili ng ganito kasi nga, eto, lumang-luma na oh. Mabubuhay pa natin yan, meron bago. Kasi nagdagdag ako ng ilaw dito. So napakadali niyang buksan. Subukan natin kasi pundi na yung isa dito. Meron siyang check at X. Ibig sabihin yung X, wala na. Yung check, yun yung okay. Subukan natin itong check. Oh! Yung sinasabi ng company, eto kasi ayaw kasi nila malaman nyo ito. Kasi wala na silang mabebentahan kasi nga pwedeng napakadaling i-repair kasi yung unang version, yung CFL. Yung CFL noon, pwede pang i-repair. Ayan, yung gano'n, yung parang, ano siya, parang spaghetti. Nare-repair yun, yung punde. Ginajumper lang namin yung kabilang dulo, iilaw na naman kahit yung unat. Pag punde yung isa lang itim, jumper lang namin yung under na naman. So, ito siya guys. Malaki ang masesave mo. Imbis na pangbaon ng anak mo, pinambili mo pa, konting buting-ting lang. Ha, konting buting-ting lang. May pambaon na, may pang-lunch na. Ay magkano yung ganito? Nasa, kung minsan, dito sa amin sa probinsya, halos nasa 250 ang isa. Oh, come on! Ang mahal, di ba? Magkano lang naman? Okay, pride lang yan. Madali lang i-repair. Okay, pwedeng i-recycle yan. Subukan natin itong isa. Alam nyo guys, kung minsan yung pride kasi, yung pride kung minsan, napakataas. Pero pag magmahal ang gasolina, ang daming angal. Tapos sasabihin mo, magkano lang naman yung 200. Okay, subukan natin. Yan, punde. So ganito siya buksan guys. Yung ganito kasi, mas madali siyang buksan at hindi risky. Hindi kagaya ng CFL. Yung CFL kasi, nabibitak. Tapos meron siyang mercury. Yun ang delikado dun pag nabitak na amoy natin. Bawasan naman ng 10 taon siguro, 2 taon yung buhay natin. So, ganito lang. Okay. Huwag kayong mag-alala kasi, ganito. Huwag kayong mag-alala kasi na masira. Kasi nga sira lang sa pundi na siya eh. Ba't ka pa natatakot? And baka masira. Sira na po siya. Pundi na siya. Okay, ganyan po. Pwede sa inyo lang po. Kung hindi nyo siya mabuksan ng ganon, ganon. Pero kaya-kaya nyo yan. Isipin nyo lang na ano, kung minsan sinisigawan kayo ni Mrs., yung galit nyo, bigay nyo lahat. Mabubuksan siya. Yan po yung loob ng mga LED light bulb ngayon. Mga ganito. Yung sinasabi nila na disposable. So, hindi po. Napundi lang po yung isa dyan or dalawa. Depende po sa connection. Kung series parallel, medyo mas marami konti. Okay, pag binuksan nyo, ganyan po yung bubungad. So, napundi po siya. Kagaya din po yung mga, ano, yung mga CFL. Ganyan din po na napupundi sila. Kung minsan nga, mas matibay pa nga yung sinasabi nga nila na mas matibay daw yung mga ganito. Para sa akin, hindi eh. Kasi nga, ganito kasi guys. Pag nasira ito, lahat, yung sinasabi nila yung disposable, tanggal mo, tapon na. So yun, pwede mo itapon, pero sa akin, pwede pang i-repair. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-repair. Alam niyo yung mga sinaunang ano, CFL, yung meron siyang balas, meron siyang starter, yung hinihilot-hilot natin noon para umilaw, yung ganon. Yung meron pang 40 watts, 10 watts, 20 watts, 30 watts, meron pang ganon.
Yan yung mga ganong ilaw, ang tatagal ng mga nun. Tapos kung napundi siya, napundi sa kabila, pwedeng i-jumper, hilungutin mo lang, iilaw siya ulit. Ngayon, ang LED niya ay 2, 4, 6, 8, 10. Naka-series sila lahat. Pero yung malalaki kasi, may naka-parallel sa kanya. Pero series, parallel. So dito, hindi mo kailangan maging expert para makita yung sira at hindi. Lapit natin. Focus natin. So yan, makikita nyo naman, sunog yung isa. Tapos yung iba ay hindi. So dito, ang napundi lang ay isa. So need ba nating palitan yan? Hindi guys. I-jumper lang natin yan. Goods na. So ang una nating gawin ay lagyan muna natin siya ng low melt solder. Ichiban po tong gamit ko. Ganyan. Lagyan lang natin yung magkabilang terminal niya, tapos saka natin tutunawin para madali siya matanggal. Pero kung tinatamad kayo, madali lang yan. Dahil sasira na siya, di sirain na natin. Kasi kung minsan ay naging heatsink na rin niya yung board. So mahirapan kayo kung medyo mahina yung soldering ninyo. Yan lang. O yan, natanggal na. Okay, tapos ngayon ay linisin lang natin para maikabit natin yung lead, mahinang natin. I-jumper lang natin yan, tapos na. Sandali, para mayroong ilaw yung ating ginagawa, madilim. So yan. Okay, parang hindi natanggal yung base ng LED. So ang gawin lang natin ay i-short natin yan. Yung iba kasi ay nilalagyan lang nila ng ng foil, then okay na. Sa akin ayoko yung ganun kasi nahuhulog din lang. Yan lang. Okay. Okay na siya. Susubukan natin para makita, pero sigurado ako 100% na okay yan kasi nga visible yung sunog niya or yung busted na LED. Yan. Ang LED kasi, mapapansin mo kung busted siya or hindi. Kasi nga, yung ganon, yung itsura niya, sunog na sunog. At yung iba kung minsan, may maliit na tuldok lang sa kanyang gitna. Yan, iitim lang ng konti sa gitna. Kung minsan, sunod-sunod na tatlo, ganon. Or nakaparallel na LED, ganon, na pundi sila. Nangitim konti. Yan, ganon lang. Tingnan nyo lang yung mga punding ganon. Pero kung lahat, siyempre, kung lahat na itapon mo na, pwede na siya. O, pwede na namang pakinabangan. Okay. Madilasag, paano naman kung magpalit ng mga busted na mga LED? Kunyari, yung isa or dalawa na punde na LED. Imbes na mag-jumper, magpalit. So, ganito kasi guys. Kailangan kasi na may hot plate. Hindi pwede yung soldering lang ganito. Kasi kung magpapalit ka ng ganyan, eto kasi guys. Itong heatsink, itong board kasi nito ay parang heatsink or aluminum. Yung init ng LED, yung liwanag na ganoon kalakas ay pumupunta dito, tapos naitatapon niya sa gilid. Kaya kung minsan itong body na to ay mainit, sobrang init. Yan, kung wala tayong ganoon, yung hot plate para tunawin yung kanyang base, hindi natin matatanggal yan ng buo, siguradong sira. So kung ganun yung gusto mo magpalit ng LED, gusto mo mag-repair, ikakarir mo talaga, gusto mo bumili ng hot plate para mahinang lang yung LED, maidikit ng maayos. Okay, kesa gagastos ka ng ganun kalaki kasi mahal din ang alam ko nun, bumili ka na lang ng bago. Or gayahin mo yung ginawa kong jumper na lang. Huwag kayong mag-alala na masusunog siya kasi kung sakasakali, mapupundi na yung iba, itatapon mo na. Kesa magpalit ka. Simpleng life hack lang po yung tinuro ko sa inyo, jumper mo nila. Alam nyo guys, itong tutorial na to, hindi nila masyadong tinuturo kasi nga napaka-boring, napaka-simple masyado. Pero ang laking tulong niyan guys, simpleng jumper lang guys, simpleng hinang, tapos na problema mo. Pero kung may pambili ka, di bumili ka, mas madali. Ayan. Pero sa mga walang pambili, nagtitipid na kagaya ko, eto, ang may tutulong ko sa inyo, may tuturo ko sa inyo, napakadali. Ayan. Alam nyo guys, pangkape mo ng 3-in-1, may pandesal ka pa, may sobra pa, may pambaon pa yung anak mo. Ayan o. Okay, so maraming salamat sa inyong pagsasayang sa video na to, sa panonood. Sana nakatulong ako sa mga hindi masyadong marunong, sa mga namo problema sa mga punding ilaw. Okay?
Hanggang doon na lang muna. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa susunod na video ng Madilasag. Ingat-ingat, be safe.